Hi guys, so ito maganda yung tanong nito, no? Boss, pangit ba talaga mag-martingale, no? So, yung comment niya, kinoment niya to doon sa isang video ko regarding sa martingale, no? Medyo malawak ulit yung explanation dito eh. Kung baka hindi mo siya ma-explain sa isang sentence, no? Martingale, pag tinignan mo yung basic definition ng martingale is nagdodoble yung taya, no? Pero pagdating sa trading, no? Martingale kasi popular to sa mga betting, no? Sa mga casino, sa kahit anong mga sugal na ano na website. Yan, doon siya popular, no? Pero sa forex kasi, para sa akin, hindi necessarily na 1 2 4 8 16 lang yung martingale. Pwede kasi siyang 1 2 3 4 5, pwede siyang 1 3 5 7. Gets nyo? Basta the moment na nag-i-increase ka ng taya, para sa akin, nag-martingale ka na noon, no? So isa sa gamit ng martingale, hindi lang averaging, hindi lang sa averaging na apply yung martingale, no? Hindi lang halimbawa buy, or puro sell, tas lumalaki ka ng lot size. Hindi lang dun siya nagagamit eh. Meron din siyang isang gamit na SLTP. Oo, bago yun, boss, wag ah. Pwede pa lang mag-martingale sa SLNTP. Pwede. Kasi nga, yung pinaka-basic principle ng martingale is pagkatalo ka, next trade mo is dodoblin mo yung taya mo o lalakihan mo yung lot size mo. So, ganun pa rin yung application nun. Let's say, nag-first trade ka, SLTP, na SL ka. So, next taya mo, dodoblin mo yung taya mo doon. Let's say, natalo ka ng 0.01. So, next trade mo, 0.02 ka na. Para kung manalo ka man doon sa 0.02, bawi mo na yung talo mo doon sa 0.01, kumita ka pa. Especially kung mas malaki pa ngayon yung risk and reward mo doon sa 0.02. Diba? Kung halimbawa natalo ka na naman doon, so check ano mo ulit, martingale ka ulit, let's say 0.03, or kung nag-1, 2, 4 ka, 0.04 ka na. Diba? So hindi lang sa averaging na-apply yung martingale. Kahit sa basic na SLNTP, na-apply din siya. No? Kasi nga, by definition, ang martingale is lumalaki ka ng lot size every time na nag-fail yung unang setup, no? Okay? So, yun. Yung martingale kasi, kung titingnan nyo, saan ba siya profitable gawin? No, dapat kailangan nyo kasi munang, kung gagawin nyo yung martingale, number one, no? Ang pinakakalaban mo talaga dito is capital. Wala naman akong nakitang trader na merong unlimited na capital. So, merong limitation talaga tayo, especially tayo mga retail traders, no? So, yun talaga, number one. Capital talaga. So, kailangan mo maintindihan, unang-una, yung leverage. Anong impact ng leverage na yun sa capital mo? Baka mamaya, inisip mo, okay, meron akong malaking capital, pero ang liit naman ng leverage mo. So, kailangan yung mga basic na ganun, maintindihan natin, no? So, martingale, dahil dumodoble ka ng taya, no? Or kahit na hindi ka man dumodoble, let's say, ang increments mo is 1, 3, 5, 7, or 1, kahit 1, 2, 3, 4, 5 na lang, umaangat ka ng capital, kailangan mo maintindihan kailan ba nagiging profitable yung martingale at kailan ba siya hindi profitable, no? So eto, no, pro tips to, no, sa mga mahilig mag-martingale, no, or nag-averaging, yun, pwede yun. Parehas lang naman ang ibig sabihin niya, no? Or nag-averaging. Ang martingale, kung titingnan natin, mataas yung profitability niya sa mga ranging market. Sa mga nagko-consolidate na market, no. Imagine niyo, merong range yung market. Nagre-range siya, ganyan. Ganyan. Mas mabilis ka makakalabas sa ranging market pagka martingale yung approach niyo, no. Kasi nasa range nga yung market eh. Kung pumasok ka sa kahit sa gitna, may potential na mag-bounce siya sa baba, di ba? So, mas mabilis ka. Ang pinakakalaban ng martingale, alam nyo, is yung nag-reverse yung trend against sa'yo. Yung, let's say, uptrend, nag-buy ka. Tapos nag-reverse na yung trend. Sobrang downtrend, bumulusok. Ang lalim nang hahabulin mo nun ngayon. Yun yung pinakakalaban ng martingale. Diyan nadadali majority ng mga gumagamit ng EAs. No? Kasi nga, yung EAs, hindi niya naman kaya i-identify kung nag-range na ba yung market or nag-trending pa. Normally, yung mga EAs ng mga nag-martingale is dinadaan na lang nila
sa risk management, money management. Doon na lang nila binabawi yan. Pero yung babasahin pa nila yung kung nagre-ranging yung market, malabo. 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 So, dinadaan na lang nila yan sa computation ng lot sizing, no? So, yun ang pinakakailangan natin maintindihan, no? Kaya, kung magma-martingale kayo, number one, kailangan nyo ng malaking capital, no? Kung medyo maliit man yung capital nyo, pasok nyo na lang sa cent account, no? Tsagain nyo na lang kung pangit man yung broker, at least mayroong cent account. Kasi wala tayong magagawa, wala tayong pera, wala tayong ganun kalangin capital. Di ba? Tapos, litan nyo na lang yung lot size. Again, kailangan basahin nyo yung market structure. Mas mataas yung probability nung martingale or nag-averaging kayo sa ranging market. Another pro tip, no? Bigyan ko yun ng another pro tip. Kung gagawin nyo yun, okay. Okay, boss, marunong na ako mag-identify ng mga ranging market. Doon na lang ako nag-averaging or doon na lang ako nag-martingale. Kailangan nyo rin matutunan yung hedging. Hindi pwedeng martingale lang kayo ng martingale. Ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Paano kung ito yung range? Pumasok ka sa gitna, tapos bumagsak yung market, nag-averaging ka dyan or nag-martingale ka, hoping ka na yung market, babalik siya dun sa range niya. Okay yun. Diba? E paano kung lumabas na sa range? Nag-reverse na sa'yo ulit. Di ang lalim naman ang hahabulin mo ngayon, kaka-martingale. So, pagka ganun, lumabas sa range, doon na papasok yung hedging. Ilock nyo muna. Diba? Ilock nyo muna para hindi lumaki yung damage. And then, pag nag-create ulit siya ng range, doon ka na ulit tumuloy ng martingale. Again, napakaraming combination yan. Pero hopefully, nagigets niyo yung idea. Another pro tip, no? Maghanap kayo ng dalawang correlated pairs na opposite yung bias, no? Ibig sabihin, kung halimbawa purely martingale lang yung gagawin nyo, maghanap kayo ng at least two pairs, no? Na correlated yung pairs and then opposite yung bias. Halimbawa, EU, buy ang bias. Tapos EA, sell ang bias. So, i-trade nyo yun parehas. Merong ang buy sa EU, merong kang sell sa EA, sa Euro AUD. Okay? Parehas merong bias yun. Magkabaligtad yung bias. Ibig sabihin, sa EU, tsaka sa EA, ang nagda-drive talaga sa market doon, hindi yung Euro. Kasi sumasabay lang sila yun. Sa EU, ang nagda-drive sa EU, bakit by bias yun? Yung pagiging weak ni USD. And then sa EA naman, bakit naman siya naging sell yung bias, no? Is dahil sa pagiging malakas naman ni AUD. Okay, gets nyo na, no? Pasensya na guys, wala tayong chart, no? Kumbaga, ito lang talaga. Gusto ko lang mabilis lang to masagot itong mga tanong na to, no? So yun, trinade mo na ngayon yung EU buy tas EA as sell. So kung magma-martingale kayo doon, at least, no, kung malimaw manalo yung EU, no, umangat, ibig sabihin talo kayo sa EA. So ma-activate ngayon yung martingale nyo sa EA. Pero kumabig kayo sa EU, di ba? Ngayon, pagka halimbawa na-trigger na yung martingale nyo sa EA, hanap ulit kayo ng ibang correlated pairs ng either Euro or AUD. Ang bigat, no? Masyadong bigat yung topic. Masyadong advance, eh. Masyadong advance. Pero hopefully, nagigets nyo yung idea. So, yun yung cross-hedging play naman, no? So, masyadong mabigat yung ina-explain ko para sa tanong, no? So, pangit ba? Pangit yung martingale? Yun lang yung tanong, eh. Pangit ba yung martingale? Pangit siya kung merong ang maliit na capital, no? Pangit siya. Kasi wala kang magagawa, eh. Laban na ng capital dyan, eh. Martingale yan, eh. Kung wala kang capital, send account mo. So, pangit, no? Kung meron kang unlimited supply of capital, pwede, no? So, yan lang, guys, no? Alright, God bless, bye-bye.